Mahilig ka makipag-oral sex? Tara, usap tayo. What's up mga kabagang? This is Doc Ezzy Algabre, your virtual dentist. Ano-ano nga ba ang ilan sa mga sakit na pwede mong makuha kapag ikaw ay nakikipag-oral sex? Una, yung gonorrhea. Ito ay dahil sa gram-negative diplococcus Neisseria gonorrhea. Posible mong makuha ito sa pagsubo ng ari ng isang taong infected na nito o sa pamamagitan ng direct sexual contact. Usually, ang mga pasyenteng merong oral gonorrhea ay nagkakaroon ng multiple ulcerations, generalized erythema, at paglaki ng kulani sa liig. Kung kayo ay meron nito, agad na magpunta sa inyong doktor para mabigyan kayo ng nararapat na antibiotic at tamang treatment. Pangalawa, herpes. Posible mo itong makuha kapag ikaw ay nadikitan ng body fluids katulad ng semen, vaginal secretions, laway ng pasyenteng infected na nito. Kung kayo ay meron ito, posible kayong makaranas ng pagsakit ng ulo, lagnat, maliliit at masasakit na singaw katulad nito. Anong treatment dito? Wala. Kung hindi agad maaagapan. Pero meron tayong antiviral drug katulad ng acyclovir para makontrol ito at hindi na lumala. Oh, ba't nandito ka pa? Nakipag-oral sa hindi, joke lang. Pangatlo, HIV. Dito, hindi lang bibig ang pwedeng maapektuhan, kundi buong katawan. Pwede mo itong makuha sa pamamagitan ng needle sharing, direct sexual contact, mother to baby during pregnancy, oral sex kapag ikaw ay may sugat sa bibig. Ang sintomas ng HIV ay hindi agad makikita sa loob ng maikling panahon. Isa sa napakadaming sakit na pwede mong makuha kapag ikaw ay nagkaroon ng HIV ay ang hairy leukoplakia. Ito ay madalas na nakikita sa mga pasyenteng merong HIV. Ito ay usually bilateral asymptomatic white lesion at pwedeng matagpuan sa magkabilang gilid ng dila. Pwede itong lumabas before or after mag-progress ng HIV sa AIDS. Anong treatment para dito? Wala. Pero meron tayong antiretroviral therapy para makontrol ang HIV at hindi na mapasa sa iba. Lahat ng ito ay pwedeng maiwasan kaya dapat mag-ingat. Magpa-test and practice safe sex. Yun lang, don't forget to use your teeth. Smile. Like for part 2. Mabaho pa rin hininga mo? Nag-toothbrush ka naman ah. What's up mga kabagang? This is Ezzy Algabre, your virtual dentist. Ano-ano nga ba ang mga sanhi ng pagkabaho ng hininga kahit na lagi ka nagsisipilyo? Una, baka meron ka ng bulok na ngipin. Minsan kasi hindi natin alam, akala natin yung ngipin okay pa, yun pala sira na. Anong dapat gawin? Pumunta sa inyong mga dentista, ipabunot, or iparoot canal therapy. Pangalawa, baka kasi hindi ka nagpa-floss. Kapag kasi kumakain tayo, yung pagkain nagbe-break into small pieces. At yung small pieces na yun, sumisingit yan sa gilid ng ngipin na hindi naabot ng toothbrush. Sa katagalan, kapag hindi natanggal, nagkukos ng pamamaho ng hininga at pagkabulok ng ngipin. Anong dapat gawin? Gumamit ka ng floss at kung may sira na yung ngipin, ipapasta agad sa dentista. Pangatlo, xerostomia or dry mouth o pagkakulang ng laway sa ating bibig. Isa sa functions ng ating saliva or laway ay ang pagtanggal ng food particles sa ating gums and ngipin. Kapag hindi ito natanggal, mahihima tayong katabi. De joke lang. Pwede rin ito maging sanhi ng pagkabaho ng hininga. Kung kayo ay meron nito, agad na kumonsulta sa dentista. Makakatulong din ang pag-increase ng fluid intake o pag-inom ng maraming tubig. Like for part 2!